Good morning, class. Char. Hi, and welcome to the sixth episode of Aral Tayo with Teacher Kamsi. And for today's episode, we're going to be having an English topic. At itong topic natin today ay madalas na naitatanong sa akin, hindi lang ng aking mga naging estudyante, kundi maging ng aking mga kaibigan at ibang kakilala. So, huwag na tayo magpatagal-tagal kasi medyo complicated ng very light yung ating topic ngayon, no? Kaya, mag-start na tayo. At ang topic natin ay walang iba kundi ang has been, have been, at had been. Kaya ito yung itinopic ko sa episode ngayon kasi bukod sa siya ay nakasama sa ating most essential learning competencies, ay sa tingin ko, isa siya sa mga pinaka or super basic na topic sa English. So, para sa akin lang, ha? Hindi ko sinabing para sa inyo, ha? Ito kasing topic na to, basic siya, pero complicated at the same time. So, itatry ko talaga siya na i-explain sa inyo as briefly as I can and yung madali ninyong maiintindihan kasi medyo complicated nga siya. Pinapangunahan ko na kayo, medyo complicated siya. Pero itatry natin ang ating best na i-discuss sa inyo yung topic na ito na mauunawaan nyo pero hindi kayo ma-overwhelm. Gusto ko rin i-discuss sa inyo to kasi ito yung magiging foundation ninyo sa pag-form ng mga tenses na kagaya nito, no? Kung magigets nyo kasi itong topic na to, guaranteed na makukuha nyo rin agad yung ibang rule at saka yung ibang forms or tenses ng verb. Pero huwag kayong mag-alala kasi gagawan din natin ng videos yung ibang tenses pa ng verb. Inuna lang natin to. Kumbaga, fundamentals muna tayo, mga Bessie Wops. Tsaka hinahabol ko rin kasi siya dahil may ilan na nagre-request sa akin na need yata nilang gamitin to dahil may exam or something na kailangan silang kuhanin. So yon, without further ado, alam nyo na, pag lumita ko dito, magsa-start na tayo. Unang-una, ano bang tawag muna dito sa mga bin-bin-bin na ito, no? Has, have, had, ano ba tong mga to? Ang tawag sa kanila ay perfect progressive tenses. Mamaya, i-discuss ko sa inyo isa-isa kung bakit ganyan ang tawag sa kanila. But first, umpisahan na natin dito sa has been or have been. Itong has been or have been, ang tawag sa kanilang dalawa ay present perfect progressive tense. Again, present perfect progressive tense. PPPT for short. So, ang ginagawa namin noon pag sa English, may mga plus, 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 kemberlu, kemberlu. So, yan. Yan ang code niya, PPPT. Bago natin i-discuss kung ano bang difference at saka ang gamit nitong has or have been, bibigyan ko muna kayo ng brief background kung ano ba ang present perfect progressive tense. Kapag sinabi nating present perfect progressive tense, ito ay nagsimula noon at nangyayari ngayon. With the potential na mangyari pa siya in the future. Para padaliin pa natin yung action na nangyari in the past, tapos hanggang ngayon ay nangyayari pa, ang tawag doon ay present perfect progressive. Kaya tinawag siyang present dahil nangyayari pa rin ngayon. Tapos, progressive kasi may ing form or yung ing form ng verb na tinatawag natin. So, ito ang clue para mas mabilis ninyong maalala. Ang titingnan nyo lagi, yung present at saka yung progressive. Kapag nakita nyo yung present, ibig sabihin nun, nangyari before, nangyayari up to now. At kapag nakita nyo naman yung progressive, yun yung ing form or ing form ng verb. So ito, bago tayo mag-proceed na talaga, bibigyan ko muna kayo ng tip. Huwag kayong mag-focus dun sa terminology o kung anong tawag dito sa tenses na ito or sa pangalan ng tense. Mag-focus kayo sa usage niya at sa differences niya sa ibang forms or ibang tenses of the verb. So mag-proceed naman tayo sa kanyang formula, mga Bessie Wops. Ito yung mga, hindi ito perfect na formula, pero ito yung ilan sa mga pinaka-common na formula para sa present perfect progressive tenses. Unang-una, subject plus has or have been plus ing or ing form of the verb plus for plus length of time. Ulitin natin, subject has or have been, ing form ng verb, for, at length of time.
So, magbigay tayo ngayon ng example. Pero blank form muna yung ibibigay ko sa inyo, no? Para lang makita ninyo kung paano natin siyang i-form. Has been blanking for blank. I-try natin siyang punan. So, ang gagamitin kong verb ay teach. At saka ang gagamitin kong taon, for example, ay 3 years. No? So, ang mangyayari ngayon, has been teaching for 3 years. Kung makikita ninyo, nandyan yung has been, nandyan yung ing form, nandyan yung for na word, at saka nandyan yung length of time. Mamaya natin lalagyan ng subject kasi meron tayong important na i-discuss doon sa subject. So, second example, have been blanking since blank. So, punan ulit natin. Have been teaching since 2017. Nandyan yung have been, nandyan yung ing form, nandyan yung word na since, at saka nandyan din yung date or yung 2017. It could either be this month, date, or exact na date. Depende sa inyo yon. Tapos, itong dalawang to ha, itong has and have been, tapos yung for and since, interchangeable yan. Ibig sabihin, pwedeng magkapalit. Pwedeng maging have been teaching for 3 years or has been teaching since 2017. Pwede silang magkabaliktad ng usage. So, ngayon, dumako na tayo dun sa subject na tinutukoy ko. Dahil ang only difference lang ng dalawang yan ay yung kanilang subject or yung pinag-uusapan dun sa sentence. So, unahin natin yung has. Kailan ba ginagamit yung has? Yung has ay ginagamit sa singular. Madali ninyong matatandaan yung has kasi yung dulo niya letter S. Ibig sabihin nun, singular. Kaya, yun ang inyong clue, mnemonic, kung ano man ang gusto niyo itawag dyan, no? Basta, yun. Has, yung S dun sa dulo, singular yon. So, yung has, dahil nga singular subject siya, ibig sabihin nun, nag-iisa lang. Kabilang dito yung mga pronoun na he, she, or it. Dahil isa lang ang tinutukoy ng mga pronoun na iyon. Pwede namang names din ang gamitin ninyo dyan sa subject para dito sa has and have or had been. Pero sa ngayon kasi ang gagamitin natin ay pronouns. So, paano naman yung have? Kapag sinabi nating have, kung yung has ay singular, syempre hindi naman po pwedeng wala siyang katambal na plural. Yung have natin, dahil mas maraming letters, 4 letters yon, plural yon mga Bessie Waps. Another tip, mga Bessie Waps, ganyan akong mag-review-reviewhan nun, no? Kapag may mga nakikita akong medyo difference dun sa pagkakasulat ng terminology, yun ang ginagawa kong clue. So, hopefully, makuha nyo yung ganong technique para mas madali ninyong maalala. Kasi sa akin, madali. For me, madali ko siyang nare-recall kapag gaganon. Dinadaan ko sa parang loko-loko na pagre-review. Kung yung singular ay isa lamang, syempre ang plural ay maramihan. 2 or more yan, mga Bessie Waps. At kabilang dito yung mga pronoun na we, you, they, and I. Syempre yung we and they, ang take nun agad ay plural dahil maramihan yon. While yung you, it could either be singular or plural, pwedeng you na maramihan, pwedeng you na isa lang, pero ang take niya automatic ay plural. While yung I, automatic yan, plural lagi ang take niyan. So ngayon, kumpletuhin na natin yung sentences natin kanina na ibinigay natin kasi wala silang subject. She blank teaching for 3 years. Dahil yung she ay singular, automatically ang gagamitin ninyo ay yung may letter S, mga Bessie Waps, which is yung has. Kaya ang sagot dyan ay magiging she has been teaching for 3 years. While on the other hand, yung kasunod na example naman ay blank teaching since 2017. Again, so ayon mga Bessie Waps, ang magiging clue nyo dyan ay yung I. Yung I, saan ba siya nakabilang na subject kanina? Singular or plural? Okay, kunwari narinig kong sumagot kayo sa plural, ma'am. Kaya ang magiging sagot dyan ay have been. Kaya pag binuo natin yung sentence, I have been teaching since 2017. Kung gets na ninyo, my dear students, viewers, and of course, Bessie Waps, ay po pwede na kayo mag-proceed doon sa had been na i-discuss na natin in a few.
Kaya mga Bessie Wops, panoorin nyo pala to hanggang dulo kasi meron akong technique na ituturo sa inyo. At natutunan ko rin yung technique na yon before, nung nag-aaral pa ako. At yun ang nagra-run sa mind ko kapag nakakakita ko ng mga ganitong sentences. So, tuturuan ko kayo ng easy techniques kung paano nyo i-identify yung mga ganitong bagay-bagay. Okay? So, ayan, I assume na nandito na kayo sa part na to at hindi nyo pinos ang video dahil na-gets nyo na yung has and have been. Kaya ngayon naman, mag-proceed na tayo sa had been. Kung yung has and have been na natakel natin kanina ay present perfect progressive, ito namang had been ay opposite nila dahil ito ay past perfect progressive tense. Ano ba naman itong past perfect progressive tense na ito, Teacher Kamsi? Ito yung action na nagsimula noon, nagpatuloy, pero natapos din or na-interrupt siya or nagkaroon ng ibang event kung kaya hindi na siya nagpatuloy pang muli. Kung hindi na umabot ngayon yung action, ibig sabihin nun, past perfect progressive na yon. Meron din ditong dalawang actions. Una, yung main action at pangalawa, yung event na tumapos dun sa action kaya hindi na siya nagpatuloy or hindi na siya nakapag-continue ngayong present. So, ito yung formula na dapat ninyong tandaan. Subject plus had been plus ing form. Hindi mawawala yan kasi progressive tense. Plus for plus length of time. Kung mapapansin ninyo, itong una nating mga binabanggit, yung may been, ing form, yung for, tsaka length of time. Kung hanggang dyan lang, has or have yan. Pero dahil nga nasa had been na tayo ngayon, mga Bessie Wops at mga estudyante at mga viewer na nanonood ngayon, merong karagdagang formula dyan sa ating naunang formula. Bukod dyan sa mga yan, merong isang blank na madadagdag at yon ay yung event or action na tumapos dun sa iyong main action. Example, had been blanking for blank blank, blank. So, ang daming blank, no, mga Bessie Wops? I-try natin siyang punan ngayon. Had been filming for an hour when I realized that I did not press the record button. Again, had been filming for an hour when I realized that I did not press the record button. Kung mapapansin ninyo, may had been, present, may ing, may for na word, may length of time, which is yung an hour, plus merong event or interruption na nangyari, which is yung when I realized that I did not press the record or record button. Hopefully, nakuha nyo mga Bessie Wops, no? Itong had been, regardless yan of the subject, kahit na plural or singular, had been lang. Basta natapos na, kahit na plural or singular ang subject ninyo, had ang gagamitin. Had. Again, pagka natapos na yung action, hindi na nagko-continue in the future or in the present, had ang gagamitin. So, ayan. Magkaroon tayo ngayon ng sample exercise, mga Bessie Wops. Exercise kasi isa lang to, no? At isi-share ko lang din sa inyo yung technique na ginagawa ko at tumatakbo sa isip ko every time na nakakakita ako ng ganitong mga type ng sentences. So, example. He blank studying in UP for 3 years. Ang choices ay A is, B has been, C have been, or D have been. Pag nakita ko ng ganyan ang sentence or ang structure ng sentence, tumatakbo na sa isip ko itong mga ito. Maglalagay ako ng flowchart dito para makita ninyo ang pag-function ng mga web or mga sangay-sangay sa aking utak sa tuwing nakakakita ako ng ganitong sentence. At hopefully, ay makuha nyo rin yung ganitong technique para mabilis ninyong ma-recognize yung mga types ng sentences. Kasi for me, napaka-effective niya. So, unang-una, para makita ninyo yung clue, hanapin ninyo kung may length of time. May length of time ba yung sentence? Magkakaroon ako ng dalawang sagot dyan, yes or no. Kapag ka no ang sagot, automatically am, is, or are ang sagot dyan.
Hindi mo na kailangan pang pahabain. Yun lang, mamimili ka lang sa tatlo. Depende lang sa subject. Kapag yes naman ang isinagot, meron na namang follow-up question yan. Na, is it done? Kapag yes ang sagot mo, automatically yan ay had been na. Dahil past na, hindi na siya nagpatuloy, mga besi waps. Pero kung ang sagot mo naman ay no, may follow-up question na naman dyan. Is it singular or plural? Kapag ka singular, obviously, mamili ka lang doon sa mga isahan o sa pronouns na he, she, it. Pero kapag ka plural, mamili ka doon sa mga... Kapag ka naman plural, pero kapag ka naman plural, maramihan or mamili ka sa pronouns na I, you, we, and they. So, ganun ko siyang tinitingnan, mga besi waps, no? Ang daming sangay-sangay. Kasi, kesa naman titigan ko lang yung sentence, tapos di ko alam kung anong gagamitin ko. So, ang sagot dito sa ating sentence ay, he has been studying in UP for 3 years. Common na nagiging mistake ng mga estudyante at ng mga young adults or even adults na rin. Kapag nakita nila na ganito yung sentence, tapos singular yung subject, nahahati ang kanilang pag-iisip sa has or had. Sa dalawang yon, no? Pero ang clue nga dyan, kung wala nang length of time, ibig sabihin nun, had na ang gagamitin. Pero kung meron siyang length of time at nagpapatuloy pa siya in the present, ang sagot doon ay has, kung singular, at have naman kung plural. I hope may natutunan kayong bago ngayon sa lesson natin, kahit na medyo talagang complicated to. I'm very sorry, ito na yung easiest, ito na yon. Todo ko na to, mga besi waps. Shinare ko na rin sa inyo yung tips kung paano ko siyang inaaral, and I hope mapulot ninyo yung tips na yon, no, mga besi waps. So ayan, maraming salamat muli sa panonood ng ating Aral Tayo with Teacher Kamsi segment. And kung meron kayong subject na nahihirapan kayo or topic na nahihirapan, i-comment nyo lang sa description. Ay, i-comment nyo lang sa ating comment section sa baba. So ayan lang, thank you again for watching and see you sa next episode ng Aral Tayo with Teacher Kamsi. Bye! Hi, and welcome to the 7th episode of Aral Tayo with Teacher Kamsi. And for today's episode, this is going to be an MELC-based and English topic again. Ninoy Aquino was born on November 27, 1932 in Concepcion, Tarlac. What course did he take up at the University of the Philippines?